isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat, lalo't higit po sa nag-iisang Diyos ng ating mga buhay. At sa oras na ito, ang ating mapapakinggang mensahe ng ating Panginoon ay nagmumula po sa Distrito 6 sa pangungunan ng aming butihing pastor na si Pastora Cheryl C. Manansala. Bago tayo mag-umpisa, inaanyayahan ko po muna ang bawat isa na tayo po ay magbigay ng isang awitin para sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Nais po namin kayong mabigyan ng kaluguran, kaluwalhatian at kapurihan. Salamat sa inyo sa umagang ito at hiling ko nga po, Lord God, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang pagsamo ng iyong Santong Espiritu ay maranasan ng bawat isa sa amin. Hayaan niyo nga po aming Panginoon na kami ay inyong pakanglinisin, Father God. Gawin niyo nga po kaming karapat-dapat sa inyong harapan, Lord Jesus. Lahat ng aming mga bahid, karunihan, kasalanan, O Diyos, sinadyaman namin o hindi, Father God. Sa oras na ito, aming Panginoon, ito nga po ay aming itinataas at idinudulog sa inyo.
Salamat, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na sa aming paghingi ng tawad, ang bawat mga anak mo sa umagang ito ay inyo na nga pong pinatawad. Purihin kayo, sambahin kayong muli, Panginoon. Ito po ang aming sama't panalangin sa ngalan ng nag-iisang Diyos, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Hallelujah. Isang pagpapala po sa ating lahat na tayo ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon at maghayag ng kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Makipagbukas po kayo sa akin sa 2 Chronicles 14:11. Babasahin ko po ito sa wikang Tagalog. Bago siya lumaban, tumawag si Asa kay Yahweh, "Wala kang katulad, Yahweh, sa pagtulong maging sa dakila at hamak. Kaya tulungan mo kami sapagkat sa iyo lamang kami umaasa. Dahil sa iyo, hindi kami natatakot humarap sa ganito karaming kaaway. Ikaw, Yahweh, ang aming Diyos, huwag mong itutulot na daigin ka ng tao." Amen. At para lang po magkaroon tayo ng mas malinaw na pangunawa po sa araling ito, si King Asa po ay isang hari na kung saan siya po ang pumalit sa kanyang tatay na namatay na si Abias. At dumating po sila sa punto na sila po ay nagkaroon ng labanan. Amen? Si na King Asa po ay, sa verse 11 na binasa natin kanina, si King Asa po ay nagkaroon sila ng, sila po ay nilusob na ni Zera na isang kusita. Itong si Zera po, kung aalamin po natin, ito po ay isang hukbo rin na kung saan ay mas marami po ang soldiers nito kumpara po kay King Asa. Kung si King Asa po ang kabuuan ng kanilang karwahe at soldiers ay umaabot lamang sa all in all ay nasa 580,000. Subalit ito po si Zera ay umabot ang kanyang mga tauhan sa 1,000,000. Ganun po karami ang hukbo ni Zera. Amen? Subalit kung titingnan po natin sa kabila ng laki ng mga tauhan ni Zera, sa verse 11 po, kagaya ng binanggit natin kanina at binasa natin kanina, sila po ay natalo ni na King Asa. Ano po ang, sa tingin ninyo, ano po ang pwedeng naging dahilan kung bakit natalo ni na King Asa sina Zera? Ito po yung tutuklasin natin sa umagang ito. Kung titingnan po natin, ito sina King Asa ay bago po sila lumaban, sila pong lahat ay nanalangin muna sa ating Panginoon. Pinangunahan po ni King Asa ang kanyang hukbo sa pananalangin. Amen? Tayo pong mga Kristiyano, kailangan maging ganoon din po tayo. Amen? Alam ko po na marami tayong mga pagsubok na pwedeng maranasan bilang mga tao at habang tayo po ay naandito pa sa mundo na ating ginagalawan. Pwedeng magkaroon po tayo ng sakit at karamdaman na hindi po natin inaasahan. Pwede tayong magkaroon ng mga problema sa buhay na akala natin ay wala ng solusyon. Amen. Subalit sa umagang ito, nais po nating maunawaan nating lahat na sa kabila ng lahat ng mga pagpapagal, sa kabila ng lahat nating ginagawa, kung susuluhin po natin ito, ay hindi po talaga natin kaya. Amen. Kaya sa umagang ito, pinamagatan ko po itong pray or panic. Amen? Pag sinabi nating pray, ito yung panahon or punto ng ating mga buhay na tayo po ay kailangang dumulog sa ating Panginoon. Amen? Pero po, pag sinabi nating panic, iba-iba po kasi ang interpretasyon natin sa salitang panic. Amen? Ito po ay gusto kong malinawan ng bawat isa sa atin. Amen? Pag sinabi po nating panic, this is a sudden sensation of fear. A strong feeling of anxiety or fear without thinking carefully. Amen? Ito yung kaibahan ng panic sa prayer. Pag tayo po ay nanalangin, ibig po sabihin, tayo ay humihingi ng tulong sa ating Panginoon.
Pero pagka ang isang tao ay nagpanik, normally, hindi po tayo nakakapag-isip kung ano ang tamang desisyon, kung ano yung plano na kailangan nating gawin. Pag nagpanik po tayo sa ating buhay spiritual, imbes na gawin natin ang tama, ang ginagawa po natin ay yun yung mali. Amen. Yun yung nangyari sa kinaking asa. Sa madaling salita, bago po sila dumating sa labanan, expected po nila yung labanan na yon, no? Para lang malaman po natin, inaasahan nila yon na magkakaroon sila ng labanan. Kaya ang ginawa po ng haring ito, pinangunahan niya na manalangin ang kanyang hukbo. Kaya dumating po ang panahon na sila po ay nanalo. Eh ano po ang mga bagay na pwede nating maunawaan sa verse 11? Sinabi ni King Asa, wala kang katulad Yahweh sa pagtulong. Amen. Totoo po yun. Ang ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng sitwasyon sa ating mga buhay, kung tayo po na mga anak niya ay patuloy na lumapit at umasa sa ating Panginoon, tandaan po nating lahat, ang Diyos ay talagang tutulong sa bawat isa sa atin. Akala po natin ang Diyos ay malayo. Ang totoo po doon, tayong mga tao ang malayo sa ating Panginoon. Amen? Ito ang mga bagay, mga puntos na nais po nating maging mai-apply natin sa ating mga buhay sa umagang ito. Ang kailangan po natin bilang mga Kristiyano, instead na tayo po ay magpanik, kailangan po nating mag-pray or manalangin. Amen? Kasi kagaya ng binanggit natin kanina, pag tayo po ay nagpanik, normally, mali ang nagiging desisyon natin. Imbis na tayo ay manalo, dahilan sa nagpanik tayo, imbis na tayo po ay magkaroon ng solusyon sa bawat problema na meron tayo, dahilan sa nagpanik si Kristiyano, hindi na alam kung ano ang gagawin. Dalawa lang po ang pwedeng pagpilian natin sa umagang ito. Mag-pray tayo or magpanik tayo sa bawat sitwasyon na kakaharapin natin lahat. Pero ang nais po ng ating Panginoon, kagaya ng ginawa ni na King Asa, sila po ay nanalangin. Kaya sa umagang ito, ito rin po ang kailangan na gawin natin bilang mga anak ng totoong Diyos. Tayo po ay kailangan, number one, we need to pray. And number two, recognize God's power. Kailangan nating i-recognize or kailangan talaga nating malaman kung gaano kamakapangyarihan ang ating Panginoon. And number three, recognize God's greatness. Alamin po natin kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Amen? Kasi kung alam po natin kung gaano ka-powerful, kung gaano kadakila ang ating Panginoon, sigurado po tayo na sa bawat laban na ating tatahakin, tiyak ang tagumpay ng isang Kristiyano. Amen? And number four, pray for God's help. Manalangin po tayo na tulungan tayo ng ating Panginoon. Amen? And number five, tandaan po natin that our hope is in God alone. Ang ating pag-asa ay sa ating Panginoon lamang. Huwag po tayong umasa sa ating sariling galing. Huwag po tayong umasa sa ating kakayanan kung ano ang meron tayo or talento na meron tayo. Or higit sa lahat, huwag po tayong umasa sa possessions na meron tayo. Amen? Ang lahat ng yon, kung iaasa natin sa ating mga sarili, yon po ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ang nais ng ating Diyos sa umagang ito, tayo po ay umasa sa nag-iisang Panginoon ng ating mga buhay. And number six po, do not be afraid to face trials because we know God is with us. Huwag po tayong matakot na kaharapin ang trials or mga problema or mga pagsubok na pwede nating kaharapin. Amen. Huwag po tayong matakot, huwag nating katakutan ang mga pagsubok na pwedeng dumating sa atin kasi sigurado po tayo ng ating Panginoon ay kasama natin. Amen. And lastly po, tandaan natin na ang ating Diyos ay makapangyarihan. Lord, you are our God. Totoo po yun. Ang ating Panginoon ang nag-iisang Diyos ng ating mga buhay. Pag sinabi po natin na Panginoon or Diyos, ibig po sabihin, hindi tayo umaasa sa ating mga sarili. Alam po natin na ang ating Panginoon ang ating
ang pwedeng magbigay sa atin ng tulong, ang ating Panginoon po ang pwede lang nating maasahan from the word na God, from the word na Panginoon. Ibig sabihin, kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Amen. Kaya sa umagang ito, ito po ang lagi nating pakatatandaan. If we are facing battles, we feel we cannot possibly win. Minsan, pag dumadating po tayo sa punto na tayo po ay nakakaranas ng trial, ang malimit po na iniisip natin, hindi tayo mananalo. Diyan pa lang po sa ganyang klaseng kaisipan, alam po natin na talaga tayo ay magiging talunan. Kailangan po sa bawat trials na kakaharapin natin, pag tayo po ay manalangin, tanggapin na po natin na ang panalangin yon ay sasagutin na ng ating Panginoon. At ang trial po na ating kakaharapin, sigurado po yon na tagumpay na. Amen? Yun po ang kailangan ng isang Kristiyano. And don't ever give up. Yun po ang kailangan natin. Huwag tayong mag-give up or huwag tayong umayaw. Amen? Kung tayo po ay nahihirapan, huwag tayong lumayo sa ating Panginoon. Yun yung pagkakataon na ang isang anak ng ating Diyos ay mas lalong maging malapit sa ating Panginoon. At lagi po nating tatandaan, sa bawat sitwasyon, sa bawat pagkakataon ng ating mga buhay, tayo po ay laging manalangin, tayo po ay laging umasa sa magagawa ng ating Panginoong Jesus. Amen. Huwag na huwag po nating kakalimutan na tayo po ay mahal ng ating Panginoon. Amen. Lagi po nating tatandaan na tayo bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos, hindi talaga tayo pababayaan ng ating Diyos na buhay. Kahit anuman ang sitwasyon ng kanyang mga anak, kung tayo po ay lumapit at magtiwala at tayo po ay magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, tayo po ay pakikinggan ng ating Diyos. Tagumpay dapat ang mga Kristiyano. Kung may pagkakataon po na tayo ay nahihirapan, kung tayo po ay nasa labanan, ang unang-unang gawin ng isang Kristiyano ang manalangin. Hindi maaari na isang Kristiyano ay magpanik. Kasi sigurado po, pagka tayo po ay magpanik, tiyak na tayo po ay matatalo. Ang ating Diyos, kagaya ng binanggit natin, siya po ay higit na makapangyarihan sa kanino paman. Amen? Ang Diyos ay Diyos ng ating mga buhay. Marami tayong mga hindi kaya, subalit ang ating Panginoon. Sabi nga po with God, all things are possible. Amen? Alam po natin yon, Matthew 19:26, ang lahat ng bagay ay posibleng-posible sa ating Panginoon kung tayo po ay umaasa at nagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Amen? Nawa sa umagang ito, tayo po ay nakatanggap ng hamon at maging magsilbi itong kalakasan sa bawat isa sa atin. Sige po, inaanyayahan ko na tayo pong muli ay manalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos, aming Ama, salamat nga po sa inyo sa umagang ito. Lord God, salamat na bigyan niyo nawa kami lagi ng kapanatagan. Sa lahat ng laban, alam po namin Panginoon na kayo ang lagi naming kakampi. Hindi kami magiging talunan, Lord God, kasi una't higit sa lahat, bago kami lumaban, kailangan naming manalangin sa inyo. Kailangan naming, Panginoon, na humingi ng tulong at gabay sa inyo, Father God. Kaya sa umagang ito, aming Panginoon, na nasaan man ang iyong mga anak, anuman ang mga sitwasyon na aming kinaharap, dakilang Diyos, hiling po namin, Father God, na naroon lagi ang iyong pagsama, ang iyong Santong Espiritu, dakilang Diyos, ang laging manguna sa bawat isa sa amin. At nawa, Lord God, ang iyong mga salita na aming napag-aralan sa umagang ito, O Diyos, ay lagi naming may apply sa aming pang-araw-araw na buhay. At ang mga anak mo, Panginoon, kagaya ng iyong sinabi at ipinangako sa amin, Father God, tiyak ang tagumpay ng isang Kristiyano kung kami po, O Diyos, ay talagang umaasa sa inyong magagawa. Purihin kayo at dakilain, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang aming hiling at panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen and amen.